Ay, magandang gabi mga boss. Mga kamping, mga kabunyog, no? May ano ko eh. Magbibigay lang ako tayo ng reaksyon dito. Kay Atty. Libayan, no? Tungkol ho ito doon sa ano eh. Nangyari dyan sa kay Governor Digamo. Pwede rin palang naiwasan ito eh. Kung kung pakinggan ho natin siya. No? Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Mga kabatas natin, alam nyo po, no, itong malaking issue na naman tungkol kay 21 hours ago ito. At 102,000 views po ito eh. Oo. Marami nang ano si ano eh, subscriber si Atty. Libayan eh. Matalino kasi. Kaya mahirap po kasi dito sa social media yung bagay dito social media eh. Minsan eh yung mga tanga eh maraming views eh. Ito din natin. Governor Digamo versus Arnie Teves. Ano ho? Malaki na naman ang participation ng COMELEC dito. Mga kabatas natin, ito po kaya ako binlog to dahil COMELEC na naman. Sa vlog na ito eh parang para sa akin ha. Hindi dapat nangyari kay Governor Digamo at doon sa mga kasama niya na mga namatay kung naging maano lang ang COMELEC, kung tama ang ginawa, kumbaga. Tuloy natin. Iisa-isahin natin at ita-dissect natin itong pangyayaring ito para malaman natin ang root cause kung bakit nangyari ito. And unfortunately, mga kabatas natin, the COMELEC has a huge part in this kung bakit nangyari yan. Kung bakit ngayon, mga kabatas... Sabi niya, the COMELEC has a huge part in this kung bakit nangyari yan. Alam ko na ho ito eh. Kaya lang eh, mahirap nga ho magsasalita ka rito nung wala kang resibo. Atty. Libayan na ho yan, ha? Tapos natin ang pinagbibintangan ay si Arnie Teves. Okay? Ito, let's start from the very beginning. Ito mo naman, mga kabatas natin, ay issue nung May 2022 elections. Ano nangyari? Mga kabatas natin, merong tumakbong Roel Digamo at Ruel Digamo. Ibig sabihin yan, mga kabatas natin, no, merong isa dito, peking Ruel. Okay. Tandaan din natin, mga kabatas natin, merong motto proprio powers ang COMELEC dito. Ano, especially when it comes to nuisance candidates. Ipapaliwanag ko sa inyo kung anong nangyari dito eventually. Ano, pero babasahin muna natin kung ano yung nandito sa news. Okay? Tapos eventually, mag-a-unfold tayo towards yung fact kung paano nanalo si Digamo sa huli. Okay? Tignan nyo, mga kabatas natin, ano? Sa Dumaguete City, yan. Yung Commission on Elections daw, mga kabatas natin, sinabing ganyan, wala daw authority to transfer the votes earned by a nuisance candidate who has been disqualified from the elections to the legitimate poll bet. Anong nangyari kasi dito, mga kabatas natin? Yung COMELEC, mga kabatas natin, late na nag-declare ng isang nuisance candidate. Ngayon, dahil sa late na nag-declare sila ng nuisance candidate, na iprinta na doon sa ballot yung pangalan nung nuisance candidate. Yun lang ang sinabi ni Atty. Libayan na late nang nuisance ng desisyon na imprinta na ang COMELEC, ah. Ibig sabihin kasalanan na ng COMELEC. Bakit sila na late? Oh. In other words, mabobotohan yung nuisance candidate. Tignan nyo yung difference ng pangalan nila, mga kabatas natin. Isang letra. Ruel Digamo, tapos Ruel Digamo. Ito lang, mga kabatas natin. Ano? It's very obvious.
Kasi nga, yung nangyari dito, yung isang Ruel, although Degamo siya, hindi talaga Ruel yung pangalan niya. Tumakbo lang siya talaga to create confusion. So, doon ho ah, dapat ho doon, nag-ruling na yung COMELEC na dinisqualify niya na yan, nuisance candidate nga eh. To create confusion lang siya eh. Hindi naman pala yun ang tunay niyang pangalan. Bakit yun ang ginamit niya? Nagpalit lang siya. Sige, tuloy. Diba? So ngayon, in-interview pa yung lawyer, si Lionel Castellano, mga kapatid natin. Siya yung COMELEC Negros Oriental Provincial Election Supervisor. Sinabi niya na merong verifications, no? Eh, pero, mga kapatid natin, natalo itong si Governor Ruel Degamo sa May 19 elections dahil nabutohan yung isang Ruel na peke. Okay? Panalo itong si Mayor Pied Henry Tevez. Okay? 19,546 votes. Yun po yung diferensya. Ngayon, mga kapatas natin, yung kampo ni Degamo, sinabi na... Yun yung panalo ni Tevez. 19,000 ang lamang niya kay Governor, no? Degamo. Yung incumbent governor is the rightful winner if the votes of a nuisance candidate bearing the same name except differently spelled would be deferred to him as that would put him in the lead against Tevez. So ito kasi mga kapatid natin, ganito ang ruling. Kapag nabotohan ng isang nuisance candidate na pareho yung pangalan, ang mangyayari dyan, lahat ng boto na naiboto doon sa nuisance candidate ay pupunta doon sa lehitimong kandidato na panalo ang na lehitimo. Kakanda bululbul siya, Torne. Ruling po yung sinasabi niya, Torne, ruling. Oh. Yung pangalan. Na pareho ang pangalan. Mga kapatas natin. Di ba? Ito. Maganda rin si itong insight ni Leonard Alecha dito. I'm from Negros Oriental. Habang bumoboto ako last year, nagtaka din ako bakit dalawang Degamo. Doon nagkalituhan ang mga tao sino ang dapat iboto. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo mga kapatas natin. No? I always point out the motto proprio powers of the COMELEC. Yung COMELEC, ang dami namang dinideclare na nuisance candidate. Meron ngang dineclare na nuisance candidate na hindi pala nuisance candidate, di ba? Importante yung motto proprio powers na yon. Ano ulit yung motto proprio powers? Kasi nga ho, di ba, ang COMELEC, bago kunya, tatakbo ka, presidential presidente o senador, hindi ka naman basta-basta makakatakbo eh. Si Sixto Brillantes nga, no, ini-interview pa yung mga ano, kung di-disqualify niya o gagawin niya nuisance candidate. Isa-isa yan eh, tinatanong yung mga kandidato na gustong tumakbong pangulo o pangalawang pangulo o senador, ganun. Di ba? Kaya nga na-disqualify si ano eh, si ha? Si idol namin ni Kalat ni si Kabayo o dahil FLM siya eh hindi na ginawa, underage daw siya. Sige, tuloy natin, mahahaba lang. Oh, sige. Eh bakit dito? Hindi nila dineclare na nuisance candidate agad yung nagpanggap. Nakapangalan ng governor, COMELEC, di ba? Talagang dapat na iwasan eh. Sige, tuloy. Sa motto proprio powers mga kabatas natin ay yung kapangyarihan ng COMELEC na umakto sa isang issue nang walang nagfa-file ng complaint. Ngayon, nung sana nag-file pa lang ng Certificate of Candidacy, itong Peking Ruel, Degamo, inalam na agad nila kung ito ay nuisance o hindi. Madali lang naman eh. Tsaka dapat, nung nag-file ng candidacy ang Peke na yan, na-alarman na sila. Ba't ka, baka maka-istorbo ka sa incumbent ho yung ano eh, yung ginagaya niya eh, yung Ruel, Governor Ruel Degamo eh. Oh, parehong pangalan ang ginagamit niya. Diferensya, isang letra. O, tuloy. Di ba? At pag-aaralan natin mamaya, mga kabatas natin, kung ano ang nuisance candidate at hindi. Kaya lang, mga kabatas natin, there was failure on the part of COMELEC to exercise its motto proprio powers. Oh. Yun ang problema. Ngayon, umabot ang in-exercise yata nila, attorney,
yung money power, ha? Kuminsan kasi sa kumilit nga eh. Sabi nga ni Kapersi, pag eleksyon, umuulan ho dyan, bumabagyo. Maski na walang signal, bumabagyo ng kwarta. Tuloy. Tayo sa ganito. Di ba? Siyempre, I'm not, parang, I'm not saying naman na may mga masamang tao dito. Pero siyempre, let's face the facts. This is the truth. Diba? And I am explaining to you why there is such thing as the motto proprio powers para maiwasan yung mga bagay na ganito. Tama. Diba? Oo. Ganun lang kasimple yan. Mm. They are now taking legal steps to have the matter settled. Diba? Sabi niya, the other candidate, Ruel Degamo, ito yung Peking Degamo, yung you, no? Whose real name as mentioned in the disqualification case filed before the Comelec is Grego Degamo, garnered 49,900. Antakin mo, layo nung Ruel sa Grego Degamo. Degamo. Oh. Hindi, tuloy. 53 votes. So nabutuhan siya ng aabot, no, ng almost 50,000. O di syempre, pag dinagdag mo yung almost 50,000 niya doon sa tunay na Roel Degamo, panalo siya. Panalo si Degamo. Mm. At yun nga ang nangyari. Kaya lang mga kabatas natin, the will of the people was defeated because of the failure of the COMELEC to exercise their motu proprio powers or to act on an incident immediately. Ngayon, nagkaroon pa ngayon ng problema dito na pinagbibintangan itong si Tevez doon sa pagkamatay ni Governor Degamo dahil nga sa nangyaring ito. Diba? Kasi, nung eventually, nakita yung sinong totoo, na-unseat itong si Tevez at umupo si Degamo. Natural. Diba? Oh. Ito. Oh. The governor on his Facebook page showed Comelec decision declaring the other Degamo as a nuisance candidate. So, dineclare niya, pero mga kabatas natin nabutuhan na. Huli na. Nagkandaleche-leche na. Tama, Torne. Kaleche-leche na. Diba? Ngayon, ito kasi mga kabatas natin eh. Punta na tayo doon. I want to make this short. Ano? Mm. I want to make this short. Kasi ipapakita ko lang sa inyo kung what... Mantakin mo yan, Torne. Ah, mga boss, anong nangyaring nagka-leche-leche sinasabi? Ha? Ang daming nadamay dahil nagka-leche-leche. Dahil sa COMELEC. Ha? Siya mampatay. Kasama na si Governor. At meron pa yata 14 or 16 na malubhang sugatan. Ibig sabihin, baka tumaas pa ho ang casualty dyan. Huwag naman sana. Bakit? Dahil sa, ayaw kay Atty. Libayan, kapabayaan, ngayon to. Dahil sa COMELEC, diretso na natin. Sige, tuloy. How obvious this should be. Diba? Hmm. Ito, nakalagay dito mga kabatas natin. No? Very simple. Section 69 of the Omnibus Election Code defines a nuisance candidate as one who files a certificate of candidacy. Number one, to put the election process in mockery or disrepute. Pag ikaw magfa-file ka ng iyong certificate of candidacy, tapos hindi mo tunay na pangalan yung gagamitin mo, hindi mo man lang alias yung gagamitin mo, are you not making a mockery of the election process? Diba? Number two, to cause confusion among the voters by the similarity of the names. Pasok na. Number one and number two, pasok na mga kabatas natin. Aside from the fact na hindi niya tunay na pangalan yun, gumamit pa siya ng pangalan na pareho doon sa prospective winner. Pasok na pasok, one and two. Number three, mga kabatas natin, in other circumstances which clearly demonstrate that the candidate has no bona fide intention to run for the office and to prevent a faithful demonstration of the true will of the electorate. Ano bang gustong gawin nung tumakbo
na Ruel Degamo. Yung peke na hindi niya pala tunay na pangalan, na ang tunay niya palang pangalan, mga kabatas natin, ay Grego Degamo. 1, 2, 3. Pasok siya sa lahat doon. Alam niyo na mga boss, no? Share niyo to. Baka sakaling makarating dito sa namatayan, no? O sa mga nagko-conduct na investigasyon diyan sa masakir na nangyaring 'yan. Ha? Patawag ninyo itong peking Ruel na nagpanggap na na kumandidato. Kasi hindi naman ho 'yan tanga para gumawa ng ganyan nang walang nag-utos. Di ba, Torne? Dapat imbestigahan 'yan. Kasi dahil dyan sa tao na 'yan, kaya nagkaganyan eh. Oh, at dahil din sa COMELEC, pinayagan 'yan. Ha? Simple-simple naman eh. Sabi nga ni Atty. Libayan, di ba? O, tuloy. Doon. Is it difficult to find out kapag nuisance candidate siya o hindi? Number two, to cause confusion among the voters by the similarity of the names. O, bakit ka tatakbo? Yun lang naman ang tanong eh. Bakit tumatakbo itong taong ito? Simple, ito. Is it to create confusion? Because of the similarity of the names? Oh. Para ba i-defeat yung intention ng mga tao kung sino ang manalo sa pamamagitan ng paghahati ng boto na mapupunta sana dapat sa legal totoo at lehitimong tumatakbo? Totoo. Yun nga, yun nga nangyari, Torne. Sige, tuloy. Di ba? Oo. Oh. Alam niyo mga kabatas natin, ano ho? Hmm. The COMELEC is empowered to use, katulad yung ginamit nila doon, empowered dun sa decision, no? The COMELEC is empowered to use their motu proprio powers. Why? Because those motu proprio powers, no? Yung kapangyarihan nila para magdesisyon kahit walang fina-file na complaint sa kanila, that will prevent instances like this from happening. Totoo. Pati yung kay Rafi Tulfo. Pati yung mga convict na tumatakbo, maiiwasan lahat yan. These are very... Ang problema nga, Atty. Lahat yan eh. Yung mga convict na tumatakbo, nakatakbo eh. Including PBBM. Ha? Gaya nga sinabi ni Commissioner Rowena Gonson, he is a convict 4 na beses, 4 consecutive. Non-filing of income tax return, Atty. Eh? Ayan, boss. Tapos hindi pa nagbabayad ng estate tax, 203 billion. And still, go signal sa COMELEC. Sige. Hindi naman no basta-basta, 'di ba, Atty.? Hindi naman basta-basta tao nagsasabi na nag-file ng kaso sa kanya na hindi siya dapat makatakbo. Nangunguna na Justice, former Justice Antonio Carpio. Ah. Commissioner Rowena Guanzon, BIR Commissioner Kim Inares, nagsasabi na dapat siya ma-null and void, ma-nuisance candidate o ma-disqualify dahil siya ay may kaso. Guilty ha, beyond reasonable doubt, guilty siya, guilty po siya. May sentensya siya to pay. Oh, sabi nga ni Commissioner Rowena Guanzon, nagbayad ba siya? Wala naman. Ano, maraming sinabi si Commissioner Rowena Guanzon, no, ang nagsabi ha. Hindi ho ordinaryong tao, commissioner po ng COMELEC. Ah, tuloy. Very easy matters to thresh out. Yung kay Rafi Tulfo, paano? Alamin mo lang, kailan ba yung decision? Lumampas na ba yung 5 years? Moral turpitude ba yon? Dito naman, o bakit pareho yung pangalan? Unang tanong, pangalan mo ba yan? Pangalawang tanong, may intention ka ba talaga tumakbo? O kaya ang intention mo lang ay mag-create ng confusion sa mga tao? Maliwanag naman yun. Yun naman yun. Diba? Diba? Mm. Oh, hanggang dyan muna tayo dito, mga kabatas natin. Because that... Ay, nako. Mantakin ninyo yun, no? COMELEC, ang salarin. Kung tutusin mo, eh. Diba? Oh, ang liwaliwanag naman eh. Dapat doon, nagtaka na sila. Bakit pareho ng magkakaroon ng confusion?
Sino ka ba talaga? Kapareho ka pareho. You sa kaola ang pagka... Pinagkaibahan ng pangalan nila ng gobernador eh. Nadigam mo eh. Ha? Oh, di ba? Ay nako. Ganyan ho kasi Kumilik eh. Kaya yan sabi ni Kapers eh. Pag malakas ka sa Kumilik, pasok ka. Oh, di ba? Eh si, ano, di ba? Si Jinggoy, out on bail lang yata yan eh. Plunder ang kaso, di ba? Oh. Parang ano ni Atty. Libayan, di ba? Kung hindi dahil sa Comelec, sa ginawa ng Comelec, eh, naiwasan sana itong sinasabi niyang nagka-leche-leche. Diba? Buhay ho ng tao yan. Diba? Yan, dapat imbestigahan yung peking tao na nag-file ng candidacy niya bilang gobernador. Oo. Kung sino nag-utos dun, di ba, mga boss? Magano na tayo. Collab na tayo. Shout out! Ines Ines, Alice, Esther, Zenny, Luz B. Mga Sherwin sa Pedas Angel po yan. Mga kaibigan ko po sila sa Imus, Cavite. Anak Aya Sulaiman, shout out ha. Brother Elias Isyo, shout out. Pits Rumingan, anak Aboy, shout out. Kalat ni Baya, shout out ha. Jeff Ramos Nap, shout out. Sika lahat niyo. Tungkol comment nyo sa vlog ko kagabi ha. O, sabi niya, dyan lang naman magaling ang Pilipino. Kung hindi politika, showbiz. Kung hindi showbiz, politika. Hanggang dyan na lang kayo, mga ungas. Galit naman si kalahat ni. Ha? Apolinar Apolinar Tolentino, shout out ha. Sabi niya, welcome to the club, Apolinar Tolentino. Bakit nagpapaliwanag na eh wala pa namang tinutukoy? Tinutukoy pa kung sino ang pinagbibintangan. Eh, siyempre. Alam niya ni. Eh. Ha? Kalat niya, oh. Niya. Hoy, congressman, isurrender mo na ang lahat ng baril mo. Pero wag lang ang baril nang nasa pagitan ng hita mo, ng iyong hita. Hindi. Nagpa-stem cell na nga eh, ha? Danilo Rubio, shout out, ha? Sabi niya. Kumilos ka, BBM. Sobrang nakakatakot ng manirahan sa Pilipinas. Nakakahiya na tayo, sabi ni Danilo Rubio. Sumagot si Gilda Dacquiado. Welcome to the club, Gilda. Ano pala to, dati na to. Wow, Sir Rox. Nagpa linis siya. Hindi maniwala mga constituent mo. Nagpamalinis siya, sabi niya. Hindi maniniwala mga constituent mo, sabi niya. Ha? Jose Marie Diego, shout out. Halatang defensive siya, Karoke. Lahat talaga ng drama kailangan gamitin. Totoo yan. Bobby P, shout out. Hello Karox, watching from Patmos, Greece. Ingat po, ingat ka rin dyan, Bobby. Madam Brunilda, shout out ha. Sabi niya, good evening Sir Rox. May motive naman talaga yan si Arnie Tevez. Dahil kinasuhan yan ni Digamo in 2019. Dahil sangkot siya sa ilang patayan noong 2019. Ngayon lang nakasuhan. Sa itsura pa lang nitong Tevez na ito, mukha ng psychopath, sinungaling pa. Ilang hospital dyan sa Maynila nag-o-offer ng stem cell, St. Luke for one. Ito bang si Tevez na nag-suggest last year na palitan ang pangalan ng NAIA Airport? Siya nga. Siya yata, oo. Andres Baltasar, shout out ha. Sabi niya, hindi sapat ang dahilan na sabihin ni Arnie Tevez na wala siya sa bansa nung mangyari ang masakir. High-tech ang communication, kahit saan ka pa lupalop ng mundo ay pwede mong iparating ang gusto mong sabihin at ipagawa, congressman. Ha? Totoo naman yan, Andres. Ha? Style bulok eh, di ba?
Joaquin Mesa Jr., shout out. Sabi niya. At di niya pwede sabihin bakit hitsurang killer ba ko? At bakit di niya sabi na, bakit hitsurang killer ba ko? Nunca, never ever, never even in my wildest dream na gawin ko yun. Amigo ko siya. Condolence to my friend. Oh, ganun ba? Pwede, pwede, pwede. Rolando Cruz, shout out. Kilala yan sa Negros na maraming kaso. Palusot. Timing pagpunta sa Amerika. Come on, dapat gayahin sa Amerika. Pag pumatay ka, bitay ang parusa. Maraming kasong sinampe na mga nakaraang mga siyang ano, siyang tumbok na siyang nagpapatay. Oo. Mga kalaban din niya sa politika. Oo. Hindi pa ito, ha? Hindi pa itong kaso na to. May mga nagpile na ng kaso sa kanya. Oo. Rolando Cruz ulit. Oh. Kung panoorin mo ang video ng pagpatay, may galit talaga at gustong ubusin ang pamilya ni Digamo. Ang problema nga, hindi yung pamilya na, maraming nadamay eh. Alberto Olaero, Karox, wala bang naka-assign na guard sa gate nila? Baka may contact ang guard. Ang mga taong nagrat-rat, maraming taong nadamay at namatay. Kumalat ang formula ni mamamatay tao na si Digong Roa Duterte, Karox, thank you. Meron nga, kaya lang wala raw palang armas yung bantay niya doon sa gate eh. Oh, siyempre natakot. Jack Enorme, shout out, ah. Okay, magpatayan sila. Cleansing ng mga corrupt dynasty. Ang papalit lesser evil. One side patay, other side kulong. Better dahil balakid sila sa anti-dynasty bill. Maganda yung mga naisip mo na yan, ha, Jack. Ha? Ren Amy Bingson, shout out. Niya. Baka una pang malulutas ang kasong ito kaysa kay Kapersi. Kasi dito walang mataas na tao ang involved. Hindi katulad kay Kapersi, mayroong pinangingilagan, mga pangyarihang tao. Totoo yan, friend Aimee ka. Friend Aimee rito. Politika ho ang ugat ng pamamaslang kay Digamo. Eh, bago na ngayon ang ugat. Bukod sa politika, komilik pa. Ha, friend Aimee? Komilik pa ang ugat. Dahil kung hindi pinayagan ng COMELEC, dating ninusins candidate niya na yung nagpanggap na Ruel, walang ganito. Oh, kung nanalo si Tevez, di nanalo siya. Walang pagkukuhanan ng boto dahil isa lang ang Ruel Digamo, yung gobernador. Eh, dalawa. Eh, ang laki nang nakuha ang boto ng isa. 49,000. Ha? Ganyan talaga ang ano eh. Politika, lahat gagawin in order to win, even pumatay ka ng tao. Yan ho ang politika dito sa atin sa Pilipinas. Only in the Philippines. Tapos sasabihin nila, gusto lang magsilbi. Eh, ba't kayo papatay? Magsisilbi lang pala kayo sa bayan. O, ba? Ay, may bingson ulit, oh. Kung si Abalos, ho, puro forma lang, karaoke. Eh, yun nga ang nangyayari. Friend Aimee. Friend Aimee ulit, oh. Best actor ka, Tevez. Talo pa si Coco Martin sa Batang Kiyabo. Friend Aimee ulit, oh. Isa pa itong si Bongyet. Kunyari, concern, pero nung ka, natutulog siya sa pansitan hanggang salita lang siya, pero kulang sa gawa. Baling kulang sa gawa. Wow, friend Aimee ka eh. Kompleto naman siya sa biyahe. Ha? Yeah? Friend Sherwin Sapeda, shout out ha. Gandang nakakalungkot na gabi po sa ating lahat, Sir Rox. Masasabi ko po sa topic mo today, Sir Rox, wala nang masyadong too defensive sa mga makakabagbag damdaming speech. No matter what you say, harm has been done. Di mo na po maibabalik pa yung buhay ng pati mga inosente e nadamay pa. Kahit pa po anong paliwanag mo, puro mga nonsense, sabihin mo na lang yan sa sabihin mo na lang yan sa mga langaw. Ha? Tigilan mo na ang pananawagan mo. Bakit mo kailangan ang proteksyon? Kung malinis naman ang konsensya mo, di ba? Di ba, Mang Ambo? Ha?
Ang drama mo eh wala nang magagawa kahit pa siguro sa maalala mo kaya. Di tatanggapin ang drama mo. Bottom line, magsisi ka na lang at si Lord na ang kausapin mo. Tama. Ha? Sa kanya ka mag-speech ng ganyan dahil totoo man o hindi ang blabla mo, it's only the Lord who has the way and means to punish all the wicked. Ni Prince Sherby, no? Do yourself a big favor, Mang Ambo, este Kuya Ernie daw. Tigilan mo ng kuda ng kuda, putak ng putak. Diyan ka makakatulong sa'yo kung di yan makakatulong sa'yo kung di ikaw talaga ang nangitlog. Dasal lang ang kailangan mo, hindi ang walang kalatoy-latoy na speech. Pwe? Filter Marie, shout out. Ren Aimee ulit to. Ku, Representative Tevez. Nahuli ka na sa sarili mong bibig. Ikaw na nga ang dapat isipin. Nagpapatay sa kalaban mo. Malinaw pa sa sikat ng araw dahil nahuli ka mismo ng sarili mong salita. O, di ba? Huli natin siya, friend Aimee, ha? Filter Marie, oh. Hindi nga masyadong halata. Karox. Garapal nga, eh. Raul Villanada, shout out, ha? Greetings, Kuya Rox. Kung mga demonyong politiko ang magpapatayan, mabuti yun. Pero pag may nadadamay na inosente, yan ang nakakalungkot. Totoo yan, Raul. Ah, ang dami nga nadamay. Ed Torres, oh. Shout out, Ed Torres. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Sabi ni Ed Torres, oh. Parang kargado si Congressman. Wala raw kulay ang politika kapag walang namamatay. Ayon sa napanood kong pelikula. Gandang gabi po sa ating lahat. Filter Marie. Kakasuhan na daw yan, Karox. Totoo nga, kinasuhan na nga. Hilda Dacquiato. Sabi niya. Good evening, Sir Rox. Yawa. Palusot na naman. Huwag kayo maniwala dyan. Kay Kapersi, bigyan niyo rin pansin. Makamit ng pamilya, hustisya. Anytime, mahimo muna. Mahimo. Filter Mario ulit. Meron na raw sumuko, Karox. Itinuro siya. Filter Mario ulit. Ayon Karox, natumbok mo. Si Tulpo nga yung sinabi niyang nagpapasikat daw. Yung ano? Muntul po ba yun? Ha? Carmen Sita Abilino, shout out. Mga politiko, mga plastic, sabi niya. Si Prince Sherwin ulit. Oh. Gandang gabi ulit sa'yo, Sir Rox. Same to all tambayers sa Rocky Avenue. Dito po kasi sa barangay vlogs mo, eh, nagkakaisa po tayo. May masaya, may malungkot, may sobrang nakagalit at sakit sa dibdib. Pero bottom line po, Sir Rox, masarap talaga palagi ang usapan at tumambay dito sa Rocky Avenue. Para lang pong magkakapatid, iisa palagi ang opinion. Rayot po siguro sa saya kung magkakaroon ng chance. Magkakaroon tayo ng meeting di avance at magkakakita-kita. Ha? Magkakaalaman kung sino ang malupit sa kantang My Way. Shoutout sa ating lahat, mga kapatid Rocky Warriors. Hope to get chance to meet each and everyone of you in God's willing, sabi niya. And perfect time. Thank you ng marami sa iyo, Sir Rox. Through you and through your blogs, we gain a lot of good friends. Shout out sa mabuhay po tayong lahat. Hello to our beautiful yayamanin na sister Amy Bingson sa Italy. Gandang gabi. God bless po sa ating lahat. Never ending thanks you. Appreciation to you, Sir Rox. Good night po. Good night, Prince Sherbin. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Yung Congressman Tevez, di ko alam kung nagmamalinis ba siya o counter-attack yung ginagawa niya. Hindi ako naniniwalang ordinary siyang tao kasi dami niyang mga armas at ang dami niyang mga intel daw. Wow! Kung ordinaryo kang tao, dapat di ka nag-a-abroad para magpa-stem cell. Yun nga sabi ko, di ba, friend Elizabeth? Milyon ang halaga niyan. Ibig sabihin, big time din siyang tao. Oo! Di ba, Sir Rox?
Ewan ko dyan, di ko siya kilala. Kung totoo siya, sa sinasabi niya, totoo yan, Elizabeth eh. Niloloko tayo na itong si Tevez eh, totoo. Elizabeth Iscari ulit to. Sa panahon ngayon, Sir Rox, parang mas malakas na naman ang loob ng mga pumapatay na yan. Parang di sila natatakot. Kaya ganun-ganun lang sumugod siya sa isang bahay na pinagpapatay nila ang mga tao doon. Hay, ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Nakakatakot na talaga, di ba, Sir? Totoo! Glenn Amy ulit, oh. Sabi niya, Congressman, hindi mo gagawin before ng eleksyon kasi nabulilyaso lang kayo, di ba? Akala nyo kayo na lang uupo. So, sa galit nyo, yun na ang ginawa nyo. Oh, totoo yan, eh. Sabi niya. Siya, bunga nga niya nga siya, di ba? Si Glenn Amy ulit, oh. Sana hindi ka lang nagsalita, Congressman. Hindi ka na lang nagsalita, Congressman. Kung akala mo, makukuha mo ang simpati ng mga tao at kung iniisip mo na hindi ka pag-iisipan, maling-mali ang ka dahil sa mga lumalabas sa bunganga mo ay talagang pag-iisipan ka nang may kanalaman ka sa masaker na nangyari. Totoo. May gigil eh, Pren Aimee, di ba? Pren Aimee ulit o. Oh. Sabi niya, aso ng amo ko, hindi na aso ng amo ko, hindi natahol kahit may dumarating na bisita. Huwag niyang alibay mga aso. Totoo. Pati aso, nakita nitong si Congressman eh. Oh. Ernesto Tan. Shout out, Ernesto Tan. Good day, Carox. Dapat ayudahan ni BP, Sara, ang nadamay sa patayan sa Negros. Bawasan ang intelligent funds. Tulungan niya. Ha? Ano? Ano ka? Ano ka siniswerte? Sabi niya. Elizabeth Iscari ulit, oh. Sa tingin ko, Sir Rox, kaya nasabi ni BBM na malamang politika ang dahilan daw pag masaker na yan. Parang may tama siya eh. Kasi wala namang ibang motibo kundi politika lang yan o away ng pamilya sa pamilya. May matinding sama ng loob yan para gawin yan. Hindi yan basta-basta kayang minasaker sila. Hay, kung sino man ang gumawa nito, may pumasok na demonyo sa utak nito para magawa ito. Diba, Sir Rox? Totoo. Sabi ko sa'yo, nandito impyerno. Oh, ito impyerno. Para sa akin, wala na akong, ano, ito na akong impyerno. Nandito ho lahat ang demonyo. Ha? Ito rin ho ang paraiso. Pag marami kang kwarta, buhay ka sa paraiso. Lahat ng gusto mo, mabibili mo. Lahat ng gusto mo, naisin mo, matutupad. Pati pagpapahaba ng buhay mo. Ay, si Congressman. Papa-stem cell siya para health is wealth daw. O, diba? Yun po ang langit. Ito po ang impyerno. Ito na rin po ang paraiso. Sa maniwala kahit sa hindi. O. Librado Ludovico, shout out ah. Blessed morning po, Aroke. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Stay safe and healthy. Dasal, dasal, dasal na lang po ang kailangan para sa bansang Pilipinas. Tama ka dyan, Librado. Ha? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Carox. Talagang nakakatakot na ang mga nangyayari sa ating bayan. Hantarang patayan. Hantarang patayan na. Dasal, Panginoon Diyos. Huwag niyo po kaming pababayaan. Kung ito man ay pagsubok, ngayon ang aming buhay na ginagalawan. Tanging ikaw lamang, mahal na Panginoon Diyos, ang makagawa na malutas ito, mga nagaganap sa aming bayan. God bless po sa ating lahat. Amen, Ferdinand San Juan. Amen. Joe Flores, my friend. Sabi niya. Hi, 3JC Hope. Kumusta na? Ayokong mabaliw dahil sa kapalpakan ng pangyayari sa Pinas. Sobrang stress. Masyadong isipin kaya di ako masyado, sabi ni Joe Flores. Joe Flores ulit. Sir Rox, dito ang pamasahe namin ay 1.6% ng kinikita namin. Example ay $650 sa $400 kumpara sa Pinas. 25% yata ng kita ay para sa pamasahe lang.
bullshit na gobyerno. Samantalang ang mga opisyal, nakalimusin o nakahelikopter kagaya ni Sarah. Huwag masyado mainit ang ulo, prendyo. I-stress ka nga niyan, ikaw talaga. Lichang, shout out, Lichang. Pati politiko, nagtataka sa mga nangyayaring patayan. Bakit kay Digong nyo, di sila nagtataka sa mga kill-kill-kill slogan? Eh wala nang tago-tago pag pumapatay. Lantaran na, eh di naman siya makukulong hanggang investigasyon na lang. Papogi lang yan. Sa sunod na buwan, tahimik na uli yan. Ibang problema na naman lilitaw. Eh papaano, ni isa walang nasusolusyonan ang kaharian ni Bongnget. Puro ngaw-ngaw tulad din ni Sara. Naghihintay lang sila ng grasya. Kaya puro disgrasya abot ng mga mamamayan. Kasi hodang magutom ang mga driver na yan. Oo nga, hindi sila may-ari ng jeep. Pero sila yung pumapasada para kumita. Eh kung i-pace out, paano na? Wala na silang pagkakakitaan. Kasi hindi kasi kailangan ang diploma dyan at matatanda na yung mga yan. Kung idaan sa employment para mag-drive sa modern E-type jeep, di na sila qualified. Kawawa nga siya, kawawa nga mga yan. Sila lagi ang kinukutongan. Barya-barya na nga lang yung ibang pasahero, nakikisakay ng libre, may suklipa. Hay naku, ang jeep pa naman ang tatak ng pagka-Pilipino natin. Kahit nga sa New York, may jeep na display sa Filipino creativity. Wow, Pinas na Pinoy ng Pinoy. Oo. Ay, naku. Joaquin Mesa Jr., sabi niya, I would offer sincerest condolence and sympathies to the bereaved family. Maybe offer a big reward. Not say all sort of things na akala nyo siguro kamukha niya si Yul Brynner. Ano po mga kaibigan? Totoo. Erlinda Alog, shout out ah. Ordinaryong tao pero nagpapa-stem cell. Hanip ka kong. Kaya nga eh. Niloloko pa eh, tayo eh, di ba? Harap-harap ka dito. Ikaw naman vocal oh. Tapos pinagluloko mo kami. Ha? Ordinaryong tao tapos stem cell sa ibang bansa. Tapos ang dami mong armas. Ano ba? Cassandra Daisy, shout out. Hello Mr. Rox. At sa mga lahat ng warriors mo, obvious lahat ng mga reason mo. Ah, huh? Obvious lahat ang mga reasons mo kung bakit sa kanya nakaturo ang mga possible evidences. Pero there are some moments that the real killers are not the obvious ones. Masusurprise na lang tayo. Cassandra Daisy ulit oh. For example, kay Ka Percy, bakit hirap silang isampa ang kaso? The evidence are so obvious yet process is so delayed. Baka maraming ang mastermind. Pwede. Jane L, shout out. Wow, social si Tebes, si Tibs, Tebes nagpapa-stem cell. Si Manong Tebes, yayamanin, oh, 'di ba? Ikaw ba, friend Jane L? Nagpapa-stem cell ka ba? Ha? Biro lang ikaw. Ha? Shout out, Becha Lintag. Ha? JNL ulit. Hi, Sir Rox. Ang buhay ng Pinoy ay parang ipis na lang. Tapak-tapakan na lang para mamatay. Wala nang pagpapahalaga sa mga inosenteng mamamayan. Kaya madamay sa awa na yan. Sa away na yan nila. Sabi niya. Totoo. JNL ulit. Oh. Sir Rox, correct me if I'm wrong. Noong panahon ni Marcos Sr., kahit mahirap ang buhay at may patsy in din, walang habas, at least ang para yan eh, ang patayan eh kubli. Wow, kalimutan ng Tagalog ko, sabi niya. At saka isang tao lang ang kumokontrol ng bansa. Ngayon eh, lahat sila gusto silang kumontrol. Totoo yan. At yung patayan eh, ordinaryo na lang in broad daylight pa at walang kiber, sinong madamay? Walang takot sa Diyos ang batas sa mga taong ngayon, sabi niya. Totoo yan, Jane L. Guramosa Sarabotska, shout out ha. Ray Piñaranda, shout out. Alam mo, Karoke,
Sa pananalita niya, lumalabas, guilty siya. Dapat lang na imbestigan siya. Yun lang yun, Karoke. Totoo yan, Ray. Lichang ulit, oh. Ay siya nga pala, Sir Rox. Di ba itong nagpanukala dati na palitan ng pangalan ng NAIA after election 2022? Just... Siya nga. Walang iba, siya nga yan. Sabi ni Pren MJ, Mary Joy Doktora, sabi niya. Kawawang koboy talaga si Congressman Tevez. Yung request niya kay BBM na ibalik na yung license niya sa mga baril at bodyguard, hindi siya pinakinggan ni BBM. Kanina, kinasuhan pa siya ng 4 counts of murder that happens last 2019 sa dating board member ng Negros Oriental. Pasok na sa banga, saka pasok na sa banga, sana makasama niya sa si Tililing Bantag sa kulungan. My heartfelt condolence to all victims of this evil people. Justice for Kapel Silapid, sabi ni MJ, ni friend MJ. Ha? Mary Joy Doktora ulit, oh. My sister-in-law paid $10,000 for its knee. Total of $20,000. Anyway, it's worth the money. No surgery needed. Oh. Bakit ana paano 'yon, friend? Friend MJ, ano nangyari sa sister-in-law mo? Riram, shout out Riram. Meron pang intel, totoo nga, meron pang intel eh, ha. Pilimon Gonzales, shout out, ha. Baka may nagmamani obra para sabihin na palpak ang gobyernong ito. Pwede. Roy Makapinlak, shout out my friend. Yan yung kongresistang gustong palitan ang pangalan ng NAIA, Karo. Ulupong din yan na politiko. Sebastian Sartin Gonzaga, congressman man lang kaya ordinary. Ganun ba? Sebastian ulit, oh. Parang sinasabi mo, Tevez, Vice may gawa. E paano wala pang eleksyon? Eh, plano mo na ngayon, nakachempo ang mangyari dito, sobrang galit dahil panalo, natalo pa. Ang nangyari, tama yan, Sebastian, ha? Sebastian ulit, oh. Parang sinabi mo, Tevez, bise may gawa. Yun. Parang sinabi niya na yung bise may gawa, no? Ha? Parang ganun, oh. Tamang galing din si Sebastian, eh. Kasi siya mapapaboran, di ba? Ha? Loko-loko rin talaga ito si Tevez, no? Roy Makapinlak, oh, sabi niya. Herminio Tevez, namatay at age 99 noon lang, 2019. Tatay ni former Finance Secretary Margarito Gary Tevez. Marami akong nalalaman, ha? Libra Girl, shout out, ah. Long time no si Libra Girl. Sabi niya, Karox, long time no comment. Puro pahirap sa tao ang ginagawa ng gobyernong ito. Mas gustong suportahan ang gawang China kesa sariling gawa. Gusto i-phase out para ipasok ang produktong China. Ibang klase talaga ang gobyernong ito. Basta sila ang kikita, walang pakialam sa kapwa Pilipino. Eh kung yung mga pork barrel kaya nila ang ipangbili ng mga bagong bus na yan at ipamigay sa mga driver. Napakalaki ng pork barrel ng bawat isang congressman, 100 million. Every year, kahit isang taon lang ibigay sa mga driver, di nila kayang ubusin. Mas lalo naman, mga senador, 300 million. 300 million ba? Kala ko 3 billion eh. Ito, ganun ba, Libra Girl? Malaki rin yun kung 300 million, ha? Grabe ang pera ng taong bayan na nasa bulsa lahat ng nakaupo sa gobyerno. Laga lang. Libre girl ulit. Oh. Hanggat hindi napapalitan ang mga nakaupo sa gobyerno, hindi titino at walang makakaahon sa hirap na mahirap unless biglang magmilagro ang Diyos. Iwas out niya ang gobyerno ng Pilipinas. Mahirap mangyaring mapalitan ang gobyernong ito. Lahat sila kapit tuko sa pwesto.
Kaya nga, minamadali ang konkon, di ba? Isang provision doon, pahabain ang termino, wala nang alisan sa pwesto, wala nang pag-asang may maupong matalino. Wala na, puro bobo na. Ganun, ha? Ibig mo sabihin, friend? Ha? Si Reynaldo Gonzalez, oh. Shout out, Reynaldo Gonzalez. Sabi niya, masasabi ko lang, Sir Rox, ang uso pala ngayon, pag nakapagnakaw ka at nakapatay, mag-YouTube ka lang at magsalita para madepensa ka na walang kasalanan na ipakalat social media. Madaming ganyan ngayon. Nagbabangon puri, hi. Nasa sa atin na yan. Kung totoo man o hindi po, nagsasabi mga hindoropot, sabi ni Reynaldo Gonzalez. So, oy! Mission accomplished, mga boss, ah. Oh, nakapag-collab na naman tayo, ha? Yun lang yun. Tama ang ano ko, ha? Oh, tama yung reaction ko, ha? Sa vlog ni Atty. Libayan. Yun talaga nasa isip ko. Kaya lang, eh, ayokong humarap dito ng parang nagmamagaling. Oh. Pero yun talaga, oh, di ba? Kung hindi yung Comelec, walang ganitong senaryo. Gaya na sinabi ito, di ba yan? Nagka-leche-leche. Huh? Simple lang naman. Oh. Inunusin sa candidate lang nila yung peking Ruel. Ruel, ano ba ito? Digamo. Oh. Kung ginawa ni Nusis candidate, wala hong ganito senaryo, wala hong namatay, wala hong nasugatan, wala hong ganyan. Kung nanalo ng parehas si ano, si Tevez, di so be it. Oh. Eh ganyan 'no talaga eh. Yung natalo, gagawa ho talaga 'yan. Kung kayang magprotesta, magpuprotesta 'yan. Oh, kung dadaya siya whatsoever, marami 'yung ganyan na pinapabura naman ng Comelec, ah. Oh, isa na yung si Ian mo yun. Yung sa Laguna. Yung ano ni Strigan ba yun? Oh, yung ano? Ni Erap. Oh, di ba napatalsik sa pwesto yun dahil yata sa bot buying whatsoever. Ganyan. Oh. Pagka nagkulang ka ng connection sa Comelec, eh, kayang-kaya ka nilang ideklara na talo ka. Ha? Pero pag malakas ang connection mo, eh, tuloy ka. Ha? Ay, magandang gabi po mga boss. Itong Comelec, ewan ko kung ano to, kung may naitutulong to, o ano, dito sa atin, ha? Oh, pag sinabi lang pwede, pwede, pag sinabi lang hindi, hindi, parang yun eh, di ba? Oh, ha? Wala. Magandang gabi po mga boss. God bless. Shout out, my friend Eman Escalona, no? Shout out, Aunt Ryan Yumura, no, nak. Shout out sa inyo, no.